Pinalawig na nga ang executive order na nagpapataw ng mababang tarifa sa imported products gaya ng baboy. Eramdam ba yan sa mga pamilihan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Pamela Vasquez. Hindi nawawala ang baboy sa mga putahe ng pamilyang Pilipino, pero ang presyo, swak kaya ngayong Pasko. Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang rekomendasyon ng NEDA na i-extend ang Executive Order 171 hanggang 2023. Sa ilalim ng EO, mas mababang taripa o buwis ang ipinapataw sa imported agricultural products gaya ng baboy sa pag-asang bumaba ang presyo nito. Kapag mas mababa kasi ang taripa na ipapasok ng importers ang kanilang mga produkto sa mas murang halaga at kaya makapag-compete sa presyo ng local producers. Pero ramdam nga ba ito sa mga pamilihan? Dito sa Marikina Public Market, nasa higit kumulang 300 pesos na ang kada kilo ng sariwang baboy. Ang imported at frozen pork products, kahit mas mura sa 190 to 280 pesos kada kilo, depende sa hiwa, nagtaas din daw ng presyo. Yung frozen po kasi ngayon, tumaas po talaga. Di po tulad dati na napakababa po ng kinukuhaan namin. Tumaas talaga. Maliit lang din daw ang kita nila sa imported pork dahil mas sinatangkilik na mga mamimili ang sariwa kahit mas mahal. Pero si Irene, no choice kung hindi bilhin ang mas mura, pero madalas, hirap pa rin sa pagbabudget. Kung magkano lang po yung kaya sa para makapagbaboy lang po, yun na lang, para makatikiman lang ng baboy. Dismayado naman ang grupo ng mga magsasaka sa desisyon na palawigin ang EO 171. Failed strategy raw ito dahil sa itinagal ng naturang kautusan, hindi naman bumaba ang presyo. We are encouraging them to increase their production. On the other hand, we are allowing cheaper imports to come in and depress local prices. And there is no benefit to consumers. No? And the government is losing a lot of money. Walang win-win dito. Ang nananalo lang dito yung mga importer at saka yung mga trader. Ayon naman sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, 9 billion pesos per year ang nalulugi sa gobyerno sa pagbaba ng taripa sa baboy. Mobile Journal Pamela Vasquez po, hatid ang mukha ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.